Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rianne. And for today's video, guys, i-share ko sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Saudi Arabia. Sana kung natrabaho, magkano yung sahod ko. At ano yung pagkakaiba ng trabaho sa trabaho ko sa ordinaryong bahay dito sa Saudi Arabia. So guys, let's get started. Okay guys, yung unang topic natin is saan ako nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Guys, nagtatrabaho ako dito sa Saudi Arabia sa isang royal family dito sa Riyadh. Hindi ko lalang babanggitin yung mga pangalan, pero I'm working here in the palace, royal family. And magkano yung aking sahod? So ang aking sahod guys is mababa. Dahil po sa pag ikaw po ay nagtatrabaho sa isang royal family dito sa Saudi Arabia o sa isang palasyo, kayo po ay hindi nag-iisa. Marami po kayo. So, pag marami kayo, yung trabaho dito is by area. Yung mataas lang yung sahod dito, guys, is yung mga nannies, yung nag-aalaga sa mga tao sa family dito sa loob ng bahay. So guys, ang trabaho ko is cleaner. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking trabaho at yung aking area. So yung area ko na yan guys, is matatrabaho ko lang yan sa isang araw sa loob ng isang oras kung hindi masyadong madumi. Pero pag madumi, aabutin ako ng 1 to 2-3 hours sa paglilinis niyan. Kasi minsan nga, alam niyo naman dito sa Saudi Arabia, hindi umuulan, kundi umuulan ng alikabok. So guys, yun nga, kaya nga yung sahod ko is maliit. Kasi cleaner lang po yung trabaho ko dito. So yan lang yung aking area. So pagkatapos mo na yung linisin, wala ka nang gagawin. Kasi yung amo namin dito guys, wala silang pakialam kung anong gagawin mo sa buong araw. Basta natapos mo yung iyong trabaho, nalinis mo yung iyong area, wala yung silang pakialam kung anong gagawin mo guys. So yun nga. And ano yung pinagkakaiba ng trabaho ko sa ordinaryong bahay? Sa ordinaryong bahay guys, isa ka lang tao o dalawa o tatlo. Mas worthy ka na kung magiging tatlo kayo kasi hati-hati kayo ng trabaho dyan. Sa ordinaryong bahay, medyo mataas yung sahod kasi nga sa'yo lahat, marami kang tatrabahohin. Dito guys sa palasyo, maliit yung sahod ko kasi meron kaming area dito. Ito lang yung area mo. So, sa isang araw, yung matatrabaho mo lang is 1 hour lang or 1 to 3 hours lang. Basta matrabaho mo lang siya. And guys, dito sa palasyo namin, minsan lang sila nandito. Minsan lang may tao dito. So kung sumahin mo yung trabaho namin is 6 months a year lang talaga siya, sila kasi walang tao dito. So gagawin mo lang, pag wala sila dito, lilinisin mo lang yung area mo, lilinisin, i-check mo lang yung mga kwarto kung wala bang kuryente na sumabog o walang tubig na umaagas. Yun lang guys. Tapos yun lang, i-check mo. Kaya ganun ang sahod namin guys. Maliit lang yung sahod sa palasyo kasi nga by area kami. Hindi katulad sa ordinaryong bahay is maraming trabaho kasi tatlo lang kayo o isa ka lang dyan. Marami kang trabaho ni-handle. So yun ang pagkakaiba ng trabaho sa palasyo at trabaho sa ordinaryong bahay. So bakit ako nagstay nang matagal dito sa aking trabaho kahit konti yung sahod? So guys, nagstay ako dito sa aking trabaho kasi yun nga, hindi siya mabigat, magaan lang siya and hawak ko yung oras ko. So worth it din yung sahod, 'di ba? Tapos safe ako dito guys sa palasyo. Yun lang ang pagkaiba is you are safe sa palace than sa ordinary house. Depende kasi sa ordinary house kung yung amo mo is mabait, 'di ba? Alam niyo yan guys sa mga natatrabaho sa Saudi. Kadalasan natatrabaho dito is napapahamak, 'di ba?
Pero di ko lang alam sa ibang palasyo kung katulad dito sa amin. Kasi ang pagkakaalam ko is yung sa ibang palasyo, medyo matataas sila ng sahod. Pag ano, mataas sila ng sahod kita sa amin. Pero marami din silang trabaho. So kami dito kasi guys, by area-area. So kaya nga, sulit din naman yung sahod namin. And safe kami dito. And hindi sila, yung mga amo namin, hindi sila naniniialam kung anong gagawin namin sa buong araw. Basta malinis lang namin yung aming area. Yun lang guys. And ngayon, nasagot ko na lahat-lahat. And I hope na may natutunan kayo sa aking nasabi. So, yun nga guys. Papakita ko sa inyo aming sa aking area. Ayan. Nang ganyan kasi everyday ko siyang nililinis. So nami-maintain ko siya. Yung ginagawa ko dyan is kunwari ngayong araw is nagpunas ako dyan lahat-lahat, nagpunas ako. Then pagka next day saka na ako magmamap, saka na ako magdust map. Alternate yun guys, alternate kasi hindi yung area ko na yan is hindi naman yung nagagamit siya araw-araw, nagagamit lang siya kung may party kasi in big area, big ano yan dyan, yung area na yan, dyan sila nagpa-party. So, sa kalayan nagagamit pag may party, pero kailangan mo talaga siyang i-maintain din ng linis kasi just in case yung amo ko punta dyan ng biglaan na walang pasabi. So, tapos makita yung tumulog yung dyan ko. Tapos makita yung area mo madumi, so lagot ka. So, yun nga guys. Ayun. And I hope na magkakuha kayo ng idea sa akin kung ano yung pagkakaiba ng trabaho sa palasyo at sa ordinary na bahay.